Okay, good morning po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay mag-start na sa ating Sunday School at itutuloy po natin itong ating discussion patungkol po sa Common Grace. Siguro bago po yan, tayo po muna ay lumapit sa Panginoon at ipagkatiwala po ang pag-aaral po natin ngayong umagang ito. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, salamat po ulit sa umagang ito na ibinigay niyo po sa amin sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral dito po sa Common Grace. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ma-appreciate na ang biyaya mo ay hindi lang sa mga mananampalataya, kundi meron ka nga pong tinatawag na Common Grace na available din po kahit sa mga hindi mananampalataya. Kaya tulungan niyo po kami na patuloy na mag-grasp itong mga katotohanan na ito na nasa Bible at ma-appreciate din po namin yung ginagawa mo sa both sa believers at saka sa unbelievers. Yes, Lord. Samahan po kami at ito ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so itutuloy po natin ang ating pag-aaral. May konting buntot na naiwan dito sa last week na ating topic. So sabi po dito, babasahin ko lang. On the other hand, the special grace that God gives to those who are saved brings more of the blessing of common grace to unbelievers living in the realm of church, the church's influence. So natatandaan po natin last time na may mga hindi mananampalataya na biniyayaan din ng Panginoon at nakikinabang po tayo sa kanila, although kahit hindi sila mga believers. Pero dito makikita naman po natin na ang binabanggit ay baliktad, yung sa atin naman pong mga mananampalataya ay nakakakuha din ng biyaya ito pong mga unbelievers. So sabi nga po dito, unbelievers benefit from the example of Christian lives that they see in society, from the prayers and the acts of mercy that Christians do for the community. So, di ba, alam po natin, sometimes naririnig po natin may mga kasamaan tayo sa trabaho, even sa government. Ang normally tinatap talaga nila ay mga pastors or mga Christians. Pwede ka ba mag-open sa prayer? And once na nakapagpanalangin sila or nakapag-share sila ng Bible, ito po ang binabanggit, nagkakaroon po tayo ng impluensya sa mga hindi mananampalataya. Kaya sabi nga po dito, from the knowledge of the teachings of Scripture and its wisdom in which they find some intellectual and moral benefit, and from the influence on laws, customs, and beliefs of society that comes through the social and political activities of Christians. Kaya makita po natin, no, even yung mga unbelievers, pagkaroon sila ng contact or sabihin natin nakasalumuha nila ang mga mananampalataya, somehow napapaisip sila or kumikilos din ang Panginoon sa kanila. And ito yung unang ito yung parang nagiging opening sa kanila para magkaroon sila ng interest, and eventually sa dulo marami din po tayong alam na nakakakilala sa Panginoon because of the influence ng mga mananampalataya. So ang isang example nga po dito yung ito po yung sinasabing British colonies and the United States, yung freedom of slaves, di ba? Kasi may nakipaglaban po dyan na dapat yung mga itim, itong mga slaves noong unang kapanahunan na tinuturing na slaves, hindi, dapat meron silang kalayaan. At itong impluensya ng mga mananampalataya ay nagkaroon ng, sabihin natin, nagkaroon talaga sila ng influence. So ito po ngayon iba, yung rights for women, public education, yan, technological and scientific progress, etc., etc. So talagang may influence din po yung tayong mga mananampalataya sa mga hindi mananampalataya. So medyo buntot lang po itong ating pinag-uusapan dito dun sa last time na topic natin. So may comment po ba tayo dito? May karanasan po ba tayo dito na naka-influence tayo as Christians dun sa mga hindi mananampalataya? Okay, so sige, tuloy lang tayo. Kung wala ay magtuloy tayo. Okay, so number 8 na po tayo, no? So number 8, dito na po tayo magtutuloy talaga. So ito, common grace does not save people. So paliwanag po natin ito, no?
In spite of all this, we must realize that common grace is different from saving grace. So, alam po natin yung, di ba, binabanggit natin, we are saved by grace, biyaya, hindi binabayaran, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero, eto, pag-uusapan po natin, talaga naman obvious, no? Iba ang common grace sa saving grace. So, sabi dito, common grace does not change the human heart or bring people to genuine repentance and faith. Di ba po, kahit na yung mga unbelievers, nakakaranas sila ng common grace, biyaya ng Diyos sa kanila, pero hindi natin maalis yung katotohanan na ang isang unbeliever or even tayo noon, nung hindi pa tayo mananampalataya, na binabanggit ng Bible na tayo ay nasa kasalanan at malayo sa Diyos. So sabi nga dito, it cannot and does not save people, though in the intellectual and moral sphere, it can give some preparation to make people more disposed toward accepting the gospel. So ito nga po yung binabanggit natin na minsan napagkakamalan kasi, no? For example, ang hindi mananampalataya. Mapagbiyaya ang Diyos sa kanya. For example, may kaya siya, mayaman siya, hindi siya mananampalataya. Pero hindi ibig sabihin na siya ay ligtas na. Sabi nga po dito, it can give some preparation. Parang inihahanda lang naman siya. Pero eto nga po, hindi ibig sabihin na yung may biyaya ang Diyos sa kanya na tinatawag na common grace ay yung aabot yon sa saving grace, na siya to the point na siya ay ligtas na. So, sabi nga, di ba, common grace tells us that there is a God, may Diyos. Kasi lahat ng biyayang mararanasan mo, sasabihin, mapapaisip ka, may Diyos talaga. Pero, common grace does not tell us how to be saved. Hindi niya sasabihin yun eh. May bibigyan ka ng biyaya, for example, biyayang may pagkain ka, biyayang gising ka pa, marami, natutulog pag hindi na nagigising. Common grace po ang tawag doon. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ay ligtas na or accepted by God to the point na ligtas ka na at meron kang buhay na walang hanggan. So kung meron kayong tanong or karagdagan dito sa ating pinag-usapan ay malaya. Ate De, nakita ko si Ate De. Oh, parang ano yan, parang yung account ni Cornelius, ano? Si Cornelius. Okay, para salamat yung, Ate De. Para yung buhay ni Cornelius, 'di ba? Siya may takot sa Diyos, halos lahat ng ano nasa kanya tumutulong, pero hindi naman siya ligtas, 'di ba? 'Yun yung common grace na nasa kanya. Si Cornelius? Okay, salamat Ate De. So ang in-example dito ni Ate De ay si Cornelius sa Book of Acts. Nire-recall ko nung chapter, chapter 10 ba 'yon? Acts chapter 10 ata if I'm not mistaken. Okay, sir. So, si Cornelius, isang taong kapitan, tumutulong siya sa mga Hudyo. Sabihin natin, kinikilala niya ang Diyos. May pagkatakot siya sa Diyos. Pero, kinakailangan, puntahan pa siya ni... medyo na mental block ako doon. Kinakailangan siyang puntahan ni Pedro, Apostol Pedro, para i-sabihin sa kanya ang mabuting balita ng kaligtasan. So kinakailangan niyang marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. So mamaya, pag-uusapan po natin to na talagang marami tayong kilala ng mga tao ng mga mabubuti. Pero sometimes, ang medyo parang ang situation is, sometimes itong taong ito, because siguro prosperous siya, mayaman siya, wala siyang kinakailangan ng kahit ano. And sometimes, akala niya okay na to the point na ligtas na rin siya, na yung pabor ng Diyos sa kanya ay okay na dahil pinagpapala siya, naligtas na rin siya. Pero yan, pag-usapan nga po natin na hindi. Common grace is common grace. Saving grace is saving grace. Iba yung biyaya ng kaligtasan, iba naman itong common grace na pinag-uusapan po natin. And yung common grace nga po, it can give some preparation. Preparation nga po ito na mapapaisip ang tao na bakit kaya ako pinagpapala ng Diyos? Bakit kaya may biyaya ang Diyos sa akin na ganito?
at ililid siya, dapat ang scenario, ililid siya nitong common grace papunta sa saving grace. So, yan po, no? It does not save people. Kahit na pinayaman ka ng Lord, binigyan ka ng maraming skill, pero hindi ibig sabihin ligtas ka. Kasi ang tawag nga po doon ay common grace. So, ituloy po natin, no? Sabi dito, common grace restrains sin but does not change anyone's foundational disposition to sin, nor does it in any significant measure purify fallen human nature. So, kahit gumawa ng mabuti ang hindi mananampalataya, hindi pa din po maalis ang kanilang katatayuan na ang lahat ng tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos. We must also recognize that the actions of unbelievers performed by virtue of common grace do not in themselves merit God's approval or favor. So, di ba, ito nga po, no, marami tayong kilala na hindi Kristiyano, mababait eh, matulungin. Pero sabi nga po dito, hindi ibig sabihin ginagawa nila yung mga kawang gawa na yon ay approved na sila sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Diyos, to the point na ligtas na rin sila. So, hindi, no? Yan, maliwanag po dito sa ating pinag-aaralan. Hindi po ito nagbibigay ng merit sa kanila para aprubahan sila ng Diyos na to the point na ligtas sila. Anyway, nagkakawang gawa naman sila, matulungin sila. So, hindi po yan, no? Hindi po nagiging righteous ang isang tao sa harapan ng Diyos dahil gumagawa siya ng mabuti sa kanyang kapwa. At hindi po siya maliligtas dahil po sa paggawa niya ng kabutihan. So, sige, tuloy lang po natin. Pag may tanong po kayo or may comment, malaya kayong mag-share din ng mga thoughts ninyo patungkol po dito. Malaya po kayong mag-comment po dito. So, sige po, tutuloy lang po ako, no? So, these actions do not spring from faith, no? Kasi sabi sa Romans 14:23, sabi dyan, whatever does not proceed from faith is sin. Ano daw pong bagay na ginagawa natin na hindi ayon sa pananampalataya ay kasalanan. And sabi din po dito, nor are they motivated by love, by a love for God. Makikita natin na may... gallery. No. Naririnig mo ako, Pastor Reb? Ay, apa. May sasabihin si ODM kanina pa. Ay, sige po. Kasi huwag natin nga ipagkakamali ang tao. Medyo mahina po. Huwag natin ipagkakamali. Tama yun. Hindi... yung common grace at saving grace, magkaiba yan. Kuya, medyo naka-silent po ata yung phone nyo. Naririnig po kayo pero medyo mahina po eh. Tapit si kuya sa mic. Mahina po kuya. Parang naka-silent yung... naka-mute pala, naka-mute. Naka-mute po. Yeah. Okay. Ayan po, ayan po. Apo, maliwanag po. Okay. Okay na po, kuya. Naririnig po. Ang common grace ay para sa lahat ng tao yan. Yan ang pagkakaiba niya. Bigay ng Diyos para sa lahat ng tao. Kagaya ng napag-usapan natin, ang hangin, common grace na dumarating sa atin yan, magmula nung una kay Adan hanggang ngayon, hindi inaalis ng Diyos. Lahat tayo medya, mayroon yan. Ang buwan, sinisikatan tayo tang araw at ang ulan, ay bumabagsak sa lahat ng tao yan, masama man at mabuti, mayaman man at mahirap. Ngayon, ang kaligtasan ay nagmumula sa pananampalataya ng Panginoong Hesus. Kailangan na sampalatayanan mo siya, yan ang ebanghelyo eh. Ang kapangyarihan ng Diyos, ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, dapat sumampalataya sa Panginoong Hesus. Minsan, hindi pa natin naunawaan ang ginawa lahat ng Panginoong Hesus. Yung iba kasi, gusto nila maliwanag muna yun. Hindi, not necessarily. Basta ang Panginoong Hesus ka, ako, hindi ko naman kilala pang masya. Ang alam ko lang, kahit Katoliko, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, intellectually. Pero nung tatlong talata, apat na talata lang na bahagi sa akin,
sinampalatayanan ko siyang bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagsisi ako ng kasalanan, naligtas ako. Ganun ang paraan ng kaligtasan eh. Kahit na mabubuting tao yan at na mapagkawang gawa, mayaman, pinagpapala ng Diyos sa kayamanan, eh hindi ligtas, nandiyan ligtas yan. Si Cornelio lang talaga, gusto niya, naghahanap talaga. Kaya pinagpala siya ng Diyos pati sa kaligtasan. Sabi ko nga, ang Singapore, maraming hindi Kristiyano yan, lalo na Japan. Eh pero mas mayaman silang dihamak kaysa mga Pilipinong may takot sa Diyos. Oh, kaya hindi masusukat sa ganun. Ang mga mayayaman dito sa Pilipinas, konti lang ang kwan eh. Yan top 10 diguro dito, baka dalawa lang ang Kristiyano, baka wala pa eh. Oh, eh pero mayayaman sila. Pero kayamanan ng sanlibutan, mayaman sila. Eh sinasabi nga niya, what shall it profit a man if he shall gain the whole world? Eh mawawala pa rin ng kaluluwa niya, nasa kanya ng buong sanlibutan sa yaman niya. Yan na. Inano ko sa chat, madalas nagiging hadlang pa nga ang mga common grace na anbawa, yun nga, mayaman, maayos yung pamilya nila, na makilala nila, na makita nila na makasalanan sila kasi ang pabor ng Diyos nasa amin eh. Nagpapala na daw sila. So ang Diyos, pinagpapala kami eh. Kaya alam namin kami malapit sa Diyos eh, parang gano'n na. Nagiging hadlang pa ito upang makita nila na sila ay makasalanan kasi dapat doon manggaling eh. Manggaling na sila ay makasalanan, nangangailangan sila ng tagapagligtas. Pero yung common grace ng pagpapala, mga ganon, siya nilang pamantayan na sila ay pupunta ng langit. Yun ang isang katotohanan na nakikita natin every time na ang ating sinisiran ay talagang makikita natin, sabi natin, ang mga na pagpapala nang gagaling sa Diyos, iyan man ay Kristiyano o iyan man ay hindi. Sa nagiging hadlang pa yun. Siguro yun lang. Okay, salamat po. So siguro talagang may mga kaibigan tayo, kakilala, nakakasalumuha, na sabi natin mayayaman, na minsan nagko-conclude tayo na sayang kung ligtas lang ito eh. Yun nga, yung minsan even if you attempt na mag-share sa kanila ng gospel, yun nga yung pinag-usapan po natin na parang sa kanila yung pabor nga ng Diyos nasa akin, mayaman nga ako, ba't kailangan ko pa yung tanggapin si Jesus Christ sa puso ko? Yeah, tama. Kaya opo, so minsan Rev, ganito pa sasabihin nila sa isip nila, minsan sinasabi nila talaga, mayaman nga ako eh. Mahirap ka nga. Ako pa ang tuturuan mo, di ba? Opo. Yan yung opo. Isang buo ko ganyan. Salamat sa Panginoon during the COVID, mag-asawa lumapit na sa Panginoon. Kasi palagi silang inaanggan dumating ang sabi ni Ate Pel, kapatid ko. Sabi niya, sumama na kayo dito, dito na tayo sumamba at mag-aralan tayo. Ang sinagot siya ng asawa eh. Nang pinsang buo ko eh. Sabi niya, pinagpapala nga kami ng Panginoon eh. Mahal nga kami ng Panginoon eh. Yeah. Di ba magkakaganyan bang mga anak ko kung di kami mahal ng Panginoon? Yung mga anak niya, milyonarya, dalawa. Mga babae. May iba ang kinakasama ngayon. Pero okay, sinabi niya yan, ang malakas sa kay Dampil. Pero salamat, during the COVID, nandun na sila. Si Camboy at saka si okay. O yan. Pero ito rin, wag nating aanuan. Itong pinsang buo kong ito, kasama ni Kuya Pidyong ito, ni Kuya Sok, nung bagong Kristiyano, 4 na taon sumasama yan araw-araw. Tapos siguro naisip po lang, kaninang nag-uugas ako ng pinggan, na persecute siguro ito, kaya umurong din. Pero salamat, after 40 years, bumalik ulit. Nandun na sila sa chapel, mag-asawa pa. Okay, amen. Salamat sa Panginoon. Naalala ko din po yung minsan yung may isang mayaman sa Bible lumapit sa Panginoon. Sabi niya, Guru, anong dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? So, alam mo mga utos. Sinunod ko na pong lahat ng iyan. May kulang pa. Ibenta mo yung ari-arian, ibigay mo sa mahihirap, at pagkatapos ay sumunod ka sa akin. So obviously, hindi naman po nakakapagligtas yung pagbebenta ng ari-arian. Tinetest lang ng Panginoon yung kanyang puso kung choosing between eternal life at saka riches, anong pipiliin niya. Pero sabi po, pagkarinig nito ay
tumalikod siya at hindi niya kayang gawin yung ano pinagagawa ng Panginoon. So makikita din natin yung sinasabi nga po na ng Panginoon din na ganyan ang sasapitin ng mayaman sa pananaw ng sanlibutan ito, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. So basta wala tayong eternal life sa harapan ng Diyos, kahit gaano tayo kayaman, pero kung wala tayong eternal life, hindi tayo ligtas, mahirap ang tingin ng Diyos sa taong iyon. Now, dito sa notes po natin ulit, sabi po kasi, bagamat may kilala po tayong mga hindi mananampalataya na matulungin, mapagbigay, pero it is also possible, sabi nga po dito, na yung actions nila does not spring from faith. Hindi pananampalataya eh. At sabi nga din po dito, yung actions nila pwede rin pong not motivated by a love for God. Hindi sa pamagitan ng pag-ibig, kaya nila ginagawa yun. May narinig po tayong mga stories na ganyan. Ang talagang bottom line ay gusto nila talaga ay purihin sila ng mga tao. Hindi nila ginagawa yun dahil sa pag-ibig sa Diyos. So sabi nga sa Tagalog nitong Roma 14.23, ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain sapagkat hindi batay sa pananampalataya, at ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. So possible po 'yun, no? Tumutulong sa kapwa pero hindi pananampalataya eh, no? So iba yung motibo. At sabi din sa Mateo 22:37 sa Tagalog, ito nga po yung famous verse na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Yan ang so apa? Kuya? Yung mensahe ko nung isang linggo. Ay, apo, ito po. Yung last Sunday po. So, therefore, sabi po dito, tuloy natin, although we may readily say that the works of unbelievers that externally conform to the laws of God are good, in some sense, so, sino naman po ayaw na may natulungan tayo or tumulong? Maganda naman po yung kanilang ginagawa. Pero they nonetheless are not good in terms of meriting God's approval, nor of making God obligated to the sinner in any way. So, kasi alam naman po natin na yung mabuting gawa, hindi ito talaga nakakapagligtas sa atin. So, maganda yun, tumulong, maganda na maging mapagbigay, yung mga hindi mananampalataya, maganda po yun. Pero hindi ibig sabihin mamemerit mo yung kaligtasan or approved ka sa harapan ng Diyos ng saving grace. Kasi kung hindi ka nga nananampalataya sa Panginoon. Okay, so napag-usapan na po natin yan. Tsaka, ay sige po. Tsaka ang ang sabi ng mababasa natin sa banal na kasulatan, sabi, ang mismo ang Panginoon nagsabi, ang inyong mabubuting gawa ay pawang basahan sa aking harapan. Kung hiwalay ka sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya maski anong gawin nila na sa tingin nila, tingin ng tao, ay mabuting gawa, hiwalay sa Panginoong Jesus, ay yan ay basahang marumi sa kanyang harapan. Parang ganun. Pero makikita natin na maski anong pamamaraan o kaya maraming beses mo silang aralan, dalahin ang ebanghelyo, talagang makikita mo, tatanggihan nila. Doon sa aming biyaga sa Revelation, biray mo, dumaranas na sila ng kahirapan, ng sakit na hindi pa natin nakikita sa panahon ito. Tumatanggi pa rin. Ayaw ng mga tao. Kaya nakakalungkot talaga. And sa isang banda, tayo naman ay nagagalak dahil sa ilang panahon ay pareho tayo eh. Pareho tayo nila. Tumatanggi din. Pero ang biyaya ng Panginoon ay sumaatin. Kaya ako naniniwala sa kanya sana eh, yung pinipili ng Diyos. Namimili ang Diyos din. Talagang dumarating sa pananampalataya. Saving grace. Pag napili ka ng Diyos talaga, dadaling ka rin sa pananampalataya ang saving grace.
Ako, alimbawa sa pamilya namin yan eh. Pagi kong sinasabi yan, hindi ko nakakalimutan ito. Ang nanay ko religious. Magandang patutuo. Walang kaanong tao ito. Talagang righteous siya sa palatuntunan ng Katoliko. Ang tatay ko, sugarol, all his life. Eh dumating ang panahon, naligtas ang tatay ko eh. Inabot kasi ng Ebanghelyo. Ang nanay ko, bahala ng Panginoon, pero inabot na, hindi inabot ng Ebanghelyo. Yan ang tatay ko, walang ginawa kundi magsugal eh. Okay pero, po. So pero naligtas eh. Dahil sumampalataya. Hindi dahil sa mabuting gawa. Ang nanay ko eh, hindi sumampalatayang katulad ng pananampalataya natin eh. Yung sa Katoliko talagang wala akong masabi kay close eh talagang nanay namin, alam namin ang kanyang ugali. Mabuting tao. The more yung Ebanghelyo at ang Diyos, mahalin natin. Yan. Yeah. Talaga. Mababait sila eh. Marami pa akong kamag-anak na mababait hanggang ngayon. Pero okay po. Pero ayaw nilang sumampalatay eh. Mapagbigay, mabait. Eh ito nga sinasabi ko kanina, itong COVID na ito, magsimula nung COVID, nagbigay ng 300 sacks of rice eh. Dito sa tatlong barangay dito eh. Malauli, San Pedro at saka Puti eh. 300 sacks of rice. Almost 2,000 yan. Oh, about sa ako riyan. Okay po. So, naalala ko yung sinabi din ng Panginoon na sa mga kausap niya, mga religious leader, na sabi po niya, sinasabi ko sa inyo, mas mauna pang papasok sa kaharian ng Diyos yung mga babaeng patotot, yung mga ano ba yan, yung mga tax collector. Kasi talagang dapat talaga na ma-realize, yun nga eh, mukhang mas maliligtas pa talaga yung makasalanan, na aamin ng kanyang kasalanan at lalapit sa Panginoon, kesa yung isang self-righteous person na sa tingin niya, kaya lahat ng mabubuti, biyaya nasa kanya is dahil sa kanyang sariling kabanalan, no? So mas maliligtas pa yung kahit yung isang makasalanan na aamin ng kanyang kasalanan at lalapit sa Panginoon. Amen. So, yung nakabayubay sa din sa krus na kasama ng Panginoon, walang ginawang mabuti yun. Pag nanakaw yung ululay. Ay, okay po. So yung nakabayubay sa krus up to the last, sabi nga, saved in the nick of time. Wala na siyang time bumaba, wala na siyang, hindi nga siya nabautismohan, hindi niya na sinabing, Panginoon, pababain mo lang ako dito sa krus. Parang yung una na bibigyan mo ako ng pagkakataon, papatunayan ko sa iyo na mabuting tao ako, wala na. Wala na po, no? So, kaya yung bautismo, talagang hindi naman nagliligtas yan, pero sumusunod tayo riyan. Kaya patabo yan, kaya pawisik yan, kaya paano yan, susundin lang natin ang illustration ng Bible. Pero ganun lang yun. Eh yun, hindi na nabautismohan yun. Okay po. So, yan, may kasama po tayo dyan. Si Tita Magda ngayon, nasa Isabela, papababtize po yan. Yan. Yan okay. Yung style ni Pastor Jimmy, pwede na riyan eh. Kung nasa Isabela. Okay po. Pero pag may pagkakataon, punta po tayo sa Isabela. Gusto mo, pabautis mo mo kay Ate Brenda kung malapit siya ron. Member naman natin yun. Ay, sige po. So, sige po. Siguro okay. isang factor din po doon, siguro yung pag mabait naman yung tao, very ano, siguro mas madali lang din siyang ma-approach madali lang dumating sa kanya rin yung gospel. For example, kagaya kanina, nabanggit nila Ate Day, yung si Cornelius, di ba, boy? Ni Cornelius. Si Cornelius described siya ang description niya sa Bible talaga is very ano no, mabait. Sabi siya masabi dito, matulungin sa mga Hudyo, di ba? Laging nananalangin sa Diyos. Di ba parang may mga character din siya na talagang ano eh na yung parang kung sinabi, bigla siya dinalaw ng anghel at nakapagsalita. Sabi, nagulat lang siya. Nagulat pa nga siya dahil dinalaw siya ng anghel, ano? Sabi-sabihin, may kahit pa paano yung mga ganun namang character din na mababait na tao naman. Ano, meron naman talagang, ano, parang masasabi natin na maraming sensitivity din sila when it comes sa salita ng Panginoon. Kaya nung dumating din si Pedro, parang nagkakaintindihan na sila. Somehow, nagkakaintindihan sila. Lalong lumalim yung kanilang pagtiwala sa Panginoon, ano? So, yun nga. So, mas, ano, kaya makikita natin talaga na
yung pag ano, kilos talaga ng Panginoon during that time na ano, kung siguro kung pagpipiliin ka talaga, yung isang bugba mamamatay tao na talagang literal na mamamatay tao or criminal whatever na ganun ano, na hindi maganda. At isang mabait na tao naman na kung sino mabahaginan mo, 'di ba? Syempre kahit naman siguro ikaw, dalawa eh, pipiliin mo na talaga yung medyo maayos, maayos na kaumabahina, hindi ka naman sasalang agad sa ta hindi ayos, no? Pero yun nga, isang factor din siguro ginagamit ng Panginoon na tao din. Yung may ano talaga, yung parang may may mabubuting pag-uugali din, maging mabuti sa lahat ng ano. Yung may meron siyang good traits din man talaga rin. Mas madali rin man siyang ano talaga ng madali siyang mag-absorb na sabihin sensitive sa mga pangitain din ng patungkol sa Panginoon. Yun lamang po. Salamat. May kaibigan ako eh. So, lagi namin yung sinisiran. Hanggang sa huli, tumanggi na talaga sila eh. Sabi niya yung ganun. Sabi ko eh, kasi nananangan siya sa na ang pabor ng Panginoon ay nasa kanya eh. Sabi ko na ganun eh, ang mahalaga ay tinanggap mo siya eh. Parang ganyan. Bakit kinakailangan pa? Sabi ganyan eh. Kung halimbawa at ikaw ay, kasi nag-ano siya na yung bang extreme anction ba yan? Natawag nila na bago mamatay, maski nandun ka ay pag dumating ang pare at nakapasbasan sila ay ligtas na sila. Sabi kong ganyan. Kung ikaw ay namatay sa karsada, anong gagawin mo? May sagot pa rin? May sagot pa rin, sabi niya, ay hindi ipapahintulot ng Diyos yun. Kita mo? Ganun ang ano nila, panghahawakan nila sa kanilang mabuting gawa. Hindi pa hintulot ng Panginoon yun na mamatay ako ng wala sa biyaya. Ganyan. So, nagpapasalamat lang ako sa Panginoon kasi talaga naman sila ay mababait nung araw. Magkakakilala kami nung high school eh. Hanggang ngayon, mababait sila. Kaso lang, kung tumanggi sila talaga. Nawa, ang dalangin ko, di naman ako nagsasawa, maski supalpaling ka, kaibigan ko pa rin sila, hindi ko binuputol yung aming pagkakaibigan. Pero daranas ka ng harapan talaga yan, harapan na nagdadalawa pa sila, dalawa silang umaano sa akin every time magsishare ako sa grupo eh. Talagang ang kasabi ko. Kaya ang ano natin doon, hindi tayo manginawa. Manapa, talagang magpasalamat tayo sa Panginoon ng buong puso. Kasi noon, ganun tayo nung araw. Hindi nga natin makita kung bakit tayo naligtas eh. Wala tayong dahilan eh. Wala akong maisip na dahilan sa Diyos. Eh para sa ang sarili, para ako ay maligtas eh. Kaya tawag nila rin yung biyaya. Eh, biyaya eh, no? Nakakatuwa. Unmerited favor. Hindi natin maunawaan lahat yan, pero totoo yan. At hindi natin ma-explain lahat ang katotohanan sa likod niya. Alam na lang natin dahil maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya tayo, sa kalagayan niyan, dapat mahaba ang pasensya natin sa kanila at huwag tayo magsasawang magbahagi as in season, sabi ni Pablo kay Timoteo in out of season. Kaya napag-aralan natin yung relational aspect ng ating exercise natin. Praise God. Okay po. Salamat kay Oscar. So, yung common grace na pinag-aaralan natin, they equated it sa saving grace. Akala nila, ligtas sila. Because punong-puno sila ng common grace. So, pero ito nga po, dinidifferentiate po natin yung common grace available sa believers and unbelievers. Iba din po yung saving grace. Doon naman sa sinasabi ni Elder Mel kanina, pareho nga po yun, no? May mga mababait na tao na seeker, naghahanap talaga sa Panginoon with all of their hearts. Meron din mga makasalanan na talagang tinawag din ng Panginoon, nakakilala sa Panginoon. Yun lang, yung pagka sabi ang pinatawad ng marami, mas malaki yung pagmamahal. Babawi eh, yung mga nasayang na buhay, babawi talaga yon. Yung pag nakakilala yung talagang yung isang sabi natin makasalanan talaga. Tulad ni Bilauhero. Ay, opo. Ngayon, matanda na, naglilingkod pa.
Okay po. So, talagang, at ang bottom line din po kasi dito is, pag na-appreciate mo talaga yung kaligtasan ginawa sa iyo ng Panginoon, si Dr. Lobarbio ng Assemblies of God, alam po natin, heart attack po yan, bypass, ganyan. Minsan nakita ko, a few years ago, wala pa tong pandemic, nakakasakay ko dun sa Malanday, speaker ako dun sa Valenzuela eh. Sa bus, nagbabas, ako nag-iisa. Tapos, samantalang ano to eh, parang ko bypass din to na, pero makikita mo talagang hanggang ngayon kahit sa mga meetings po ng mga assemblies, active na active talaga no, sa kahuli-hulihang sabihin natin hininga, talagang maglilingkod to sa Panginoon no. Once talaga na naintindihan ng tao talaga yung kaligtasan na ginawa sa kanya ng Panginoon. So, eto po. Finally, sabi po dito, we should recognize that unbelievers often receive more common grace than believers. They may be more skillful, hardworking, more intelligent, more creative, or have more of the material benefits of this life to enjoy. So may kilala po ba tayo na mas magaling na unbeliever kaysa sa believer? Mas masipag na unbeliever kaysa sa believer? Mas matalino na unbeliever kaysa sa believer? Mas mayaman na unbeliever kaysa believer? So ang reason po nitong lahat, common grace. Ito pong pinag-uusapan po natin. May common grace po kasi ang Panginoong mas, Diyos. Mas maganda. Apo, ano? Magandang lalaki, mas magandang babae. Ay, apo, may mas magandang lalaki, may mas magandang babae sa na unbeliever. Kaya minsan natutokso yung mga believer. Ayan. Okay po, so yan. Pero marami din pong maganda at gwapong believer. Ayan. Marami. Apo, hindi lang po minumulat ang mata nitong mga kabataan po natin. Andiyan si Abigail, andiyan si Okapit. Diyan si Pastor Glenn. Okay, so sige po, tuloy po natin. Mas maganda po sa puso, sa salita ng Diyos. Ay, Ate Weng, ano po yung comment niya po? Praise God. Marami pong Kristiyano na mga babae at lalaki, maganda sa paningin ng Diyos kasi marami din silang talagang alam na salita ng Diyos. Amen. At sana ano po, mabigyan sila nawa ng ano, Holy Spirit para mas maganda. Okay. At okay, hindi po lang naman po panlabas eh. Ang pinakamaganda sa Diyos siyempre yung nasa puso, di ba? Okay, salamat Ate Wen. Believer or unbeliever po. Kasi marami rin hindi Kristiyano na tama nga po yung sabi nyo, mabait, di po ba? Pero naniniwala po ako kasi, ano, pag mabait ka, hindi papayag ang Diyos na hindi ka makakuha. Kahit sa huling hininga mo, makakausap mo ang Diyos para makarating ka sa langit, bibigyan ka niya ng grace talaga. Katulad ng magnanakaw sa katabi ni Jesus Christ. Diba si Tay? Okay, diba? Salamat Ate Weng. Pero ang sinasabi ng mga pastor, siguraduhin daw muna natin sa mga kabataan na maging Kristiyano muna. Yun po yung ang sinasabi ni Ate Weng is kung talagang ang isang tao ay naghahanap talaga sa Diyos talaga, gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para makakilala itong taong ito. Amen po. So, yan. Yan yung sinasabi ni... Kahit huling hininga po. Okay. Huling hininga niya, makikilala niya ang Diyos. Kasi napalito po si God para, si Jesus Christ para sa ating lahat. Okay. Salamat, Ate Weng. So, sige, tuloy po natin. May 5 minutes pa po tayo. So, sige, tuloy po natin. So, sabi po dito sa notes po natin, this in no way indicates that they are more favored by God in an absolute sense or that they will gain any share in eternal salvation
but only that God distributes the blessings of common grace in various ways, often granting very significant blessings to unbelievers. So when we talk about common grace, hindi naman po ibig sabihin na mas pinapaboran ng Diyos yung mga unbeliever, no? Or may more favored sila sa Diyos. And sabi din, hindi din ibig sabihin, na pag-usapan na po natin to kanina, na sila ay ligtas. Kasi nga, sobra-sobra yung biyaya sa kanila ng Diyos kahit na hindi sila believer. Pero ang sinasabi lang po dito, kasi talagang mapagbigay ng biyaya ang Diyos. And sabi nga po dito, nag-grant siya ng very significant blessings to even sa mga unbelievers. So bakit po ito ginagawa sa atin ng Diyos? In all of this, they should of course acknowledge God's goodness. So ito po pala ang parang punto de vista. Dapat kahit itong unbeliever na nakakaranas ng biyaya ng Diyos, marirealize niya na napakabuti ng Diyos sa akin. And should recognize that God's revealed will is that God's kindness should eventually lead them to repentance. Sa Romans chapter 2 verse 4. So siguro tingnan po muna natin itong mga talatang ito sa Gawa chapter 14 verses 16 and 17. So babasahin ko po sa Tagalog, sabi po dyan, noong nakaraang mga panahon ay hinayaan niya ang lahat ng mga bansa na lumakad sa kanilang mga sariling daan. Gayunman ay hindi niya hinayaang mawalan siya ng saksi sa paggawa ng mabuti na nagbibigay sa inyo ng ulan mula sa langit at ng masasaganang panahon at pinupuno kayo ng pagkain at ang inyong mga puso ng kagalakan. So maliwanag po dito sa ating verse na ang Diyos, may common grace po siya, nagbibigay po siya ng ulan both sa unbeliever tsaka believer. Tapos sabi din po dito, nagbibigay siya ng pinupuno kayo ng pagkain. So obviously, hindi lang naman mga believer ang pinapakain ng Diyos, kundi maging mga unbeliever. And kahit po yung nagbibigay na sa ng kagalakan sa ating mga puso, according sa lesson po natin, even sa mga unbeliever, nagbibigay din po ng kagalakan sa puso ang Panginoong Diyos. Pero hindi naman ibig sabihin na porket all is well ay wala namang nangyayari sa mga unbeliever ay okay na ang lahat at na hindi nahahatulan ng Diyos ang kasalanan ng mga tao. Kundi ang sabi nga dito sa isa pang verse natin sa Roma chapter 2 verse 4. Babasahin ko po yung Tagalog translation. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. So napansin po natin itong verse sa Romans chapter 2 verse 4, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance. So ito pala po 'yon, no, yung kabutihan ng Diyos sa mga unbeliever, dapat ang bottom line nito marirealize nila na bakit ganun? Makasalanan ako pero binibless ako ng Lord or ang bait sa akin ng Lord. So dapat ito ang mag-lead sa kanila sa pagsisisi sa kasalanan at ito'y mag-lead sa kanila papunta sa Panginoong Jesus. So sometimes kahit namumuhay sa kasalanan ng isang tao at wala naman nangyayari sa kanya, akala niya okay lang ang Diyos, no? Okay lang sa Diyos yung kanyang ginagawa. Pero ang hindi niya alam, masyadong mabait lang ang Diyos sa kanya. At kaya naproprolong ang hatol sa kanya ay binibigyan siya ng pagkakataon magsisi sa kanyang mga kasalanan. Okay, meron po ba tayong comment dito? Yung knowing that the God's kindness is meant to lead you to repentance. Yan po pala ang pinaka-reason yan. Kaya mabait ang Diyos sa mga unbeliever, pinaparealize sa unbeliever, mabait ako sa iyo pero it doesn't mean approve ako sa iyo. Gusto ko dapat mag-lead ito sa repentance, sa paglapit natin sa Diyos. Kung pinagpapala tayo, dapat magpasalamat tayo at na mag-lead din sa lalo pa nating pagtitiwala sa Diyos hanggang dumating sa kaligtasan natin. Ang pinakamahalaga kasi yung maligtas tayo eh. Lahat ng ito, makamtan mo man, sabi ng Panginoon, ang buong sanglibutan, eh, maurog naman sa impyerno kaluluwa mo.
bali, pangit pa rin. Ang mahalaga talaga kaligtasan. Dapat umabot doon sa kaligtasan. Yan naman ay ino-open niyang lahat sa atin. Pati itong mga ito, kaya pala mabuti ang Diyos sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng tao, upang mag-lead sa pagsisisi at lumapit sa Diyos. Okay po. Salamat po, Kuya Oscar. Meron pa po bang gusto magdagdag? Tayo ay nasa 9:45 na po. Bago po natin i-close, baka may idadagdag pa iba. Ano po, Kuya Tord? Naparito po ang Panginoon para sa mga makasalanan. Talaga. Apo, sa Ate Wen. Sa mga may sakit po. No, talaga. Naparito po siya para sa mga may sakit, sa mga makasalanan. Kasi ayaw niya talaga kasi mapunta sa impyerno. So yung will po natin, yung ano, kung susunod ba tayo o hindi, di po ba? Yun. By God, grace po. Naway lahat po magbigyan ng Holy Spirit para makasunod po. Hindi lang po sa mga paggawa kung ano man yung pinagkakaabalahan. Yung, alam nyo po ba yung faith po kay God na andun? Okay. Kasi ituturo naman sa'yo kapag meron ka ng Holy Spirit kung paano ka magbibeliever sa tao na maaaring mapunta po sa kanya at siya po magbibigay ng Holy Spirit nun. At salamat po sa Panginoon na makareceive nyan. Okay, salamat Ate Weng. So, okay, so tayo po ay nasa 9:47 na. Puputulin po muna natin ating pag-aaral at itutuloy po natin ito sa susunod na Sunday. Ilingan po natin si Kuya Oscar para wakasan po tayo sa panalangin. Salamat po tayo. Salamat amang mapagpala sa lahat. Dahil lahat ng ginagawa po ninyo sa buhay namin, common grace, saving grace, buhat lahat sa iyo yan, Panginoon. Nawa, marami ang makaranas sa mga kamag-anak po namin, mahal namin. Yes, Lord. Na makakilala sa iyo, hindi tumigil lamang dun sa mga blessings mo sa amin, kung hindi umabot dun sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. At kami naman, dahil alam namin ganyan yan, huwag kaming magsasawa. At ito rin naman ang biyayang ito na dumating sa amin ng kaligtasan ay hindi po mula sa amin, kaya hindi namin dapat ipagmalaki ito. Kung yes, Lord. Kung pagpapakumbaba, ibahagi namin ito pamagitan ng magandang pakikipag-ugnay sa mga hindi mananampalataya, maging mahaba ang pasensya namin sapagkat isang panahon ganun din kami higit pa ron. Kaya pagpakain mo sa amin ang aming aral na naging maliwanag po sa amin yan, Lord, at daladala naming karunungan yan magagamit namin sa aming buhay. Binabalik namin sa iyong pasalamat, pagpupuri, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Amen.